Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po, ang 92nd tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Tapatin mo nga ako, Ompong. Ako ba'y tunay mong minamahal? Biglang tanong ni Elena. Dahil dun ay nagkanda utal-utal ako sa aking isasagot. At nang subukan kong ibuka muli ang aking bibig, ay walang boses ang lumabas dito. Dala marahil ng matinding pagkagulat sa katanungang iyon ni Elena. Hindi ko ito inaasahan at ni sa hinagap ay hindi ko iniisip na magtutungo dito si Elena. Napapaawang na lamang ang aking bibig. Ngunit wala pa rin salita ang lumalabas na para akong nagkakawag na pato nung mga sandaling yun. Nang biglang magsalita si Damian. Ang totoo niya ni Elena, ay ganito kasi yun. Manahimik ka, Damian. Kapag hindi ka kinakausap, matuto kang manahimik. Biglang sagot ni Elena. At sa isang iglap, ay natahimik si Damian. Maging si Damian ay mukhang nadamay na sa galit ni Elena. Ngayon, Ompong, kung mahal mo ako, patunayan mo. Ipakita mo sa gawa. At para lamang sa kaalaman mo, hindi ako makakapayag na tayo ay hindi mag-isang dibdib. Sambit pa ni Elena. At lalo akong nagulat sa mga sinabi na yun ni Elena. Gulat na gulat ako. At hindi ko na maitago ang aking emosyon. Naghahalo na sa aking gulat, tuwa at lungkot. Ano ang aking gagawin? Hindi ko na malaman ang aking magiging pasya. At muli ay sinubukan kong magsalita. At dahil dun ay nagkanda utal-utal muli ako. At hindi ko matuloy-tuloy ang aking sinasabi. Nang biglang bumukas muli ang pintuan at may pumasok. Pagkatingin ko, ay para akong namalikmata. Para akong pinaglalaroan ng aking sariling imahinasyon. Hindi ako makapaniwala sa aking nasasaksihan. Sapagkat isa pang Elena ang pumasok sa pintuan. At dahil doon ay hinimatay na si Damian. Hindi ko na rin alam kung anong nangyayari. Labo-labo na ang tumatakbo sa aking isipan. At kagaya nung naunang pumasok na Elena, ang bagong dating na Elena na to ay napakaganda rin. Na parang pinakamagandang tala sa gabi. At walang makahihigit sa kanyang kinang.
para akong mababaliw ng mga sandaling yun. At hindi ko na talaga alam ang mga nangyayari. Nang maya-maya pa'y naramdaman ko na lamang na may tumamang bagay sa aking mukha. At nang mapansin ko yun, ay ito ang bulaklak na ibinigay ko kay Elena nung ako ay nangharana sa kanila kamakailan. Bahagyang natutuyot na ito, ngunit inilagay ito sa isang libro upang tuluyang hindi malanta. Ganun ang itsura ng bulaklak na ito. At dun ko pa lamang napagtanto na ang bagong dating na Elena ang may daladala nun at inihagis niya to sa aking mukha. At ang bagong dating na Elena ay nakasimangot din sa lubong ang kilay at ang sama din ang tingin nito sa akin. At ilang sandali pa ay nagsalita ang bagong dating na Elena. Kaya pala nagbago ang iyong pasya. Kung walang matutuloy na kasalan, edi maiki. Magsama kayo. Sambit pa ng bagong dating na Elena. At dun pa lamang nagkaharap ang bagong dating na Elena at yung naunang dumating na Elena. Nanlaki ang mga mata nung bagong dating na Elena sapagkat para siyang nananalamin dahil kung ano ang itsura niya ay siya ring nakikita niya. Kung ano ang suot nung bagong dating na Elena ay siya ring suot nung isa pang Elena. At maging ang kilos ng mga ito ay halos walang pinagkaiba. Gulat na gulat ang bagong dating na Elena dahil dun ay napasigaw na si Buing. Kuya, ano nang nangyayari? Bakit dalawa ang Elena? Sigaw pa ni Buing. At maging ako ay hindi ko rin masagot ang katanungan na yun. At hindi ko rin alam kung sino sa kanila ang tunay na Elena at kung sino rin ang nagbabalat kayo. Nang maya-maya pa'y nagising muli si Damian at nung makita niyang nagkaharapan na ang dalawang Elena ay napasigaw muli ito at tila mahihimatay na naman si Damian. Agad na itong hinaltak ni Buying nang biglang magsalita si Lolo mula sa likuran. Ompong, piliin mo ang tunay ni Elena. Nung mga sandaling yun ang dalawang Elena ay nagkatitigan at tila nagkikilatisan ng isa't isa. Ang isa ay gulat na gulat, ngunit ang isa naman ay kalmado lamang. At habang sinusuri ko kung sino nga ba ang tunay at sino ang nagbabalat kayo, ay tinitimbang ko rin ang sinabi ni Lolo. Ililigtas ko si Elena o ililigtas ko ang aking sarili? Nang bigla akong napatalon at agad kong hinaltak ang bagong dating na Elena. Tara na, Elena! Tara na! Nang biglang may humawak sa aking bisig, pagkalingon ko,
yung naunang dating na Elena ang kumapit sa aking kamay. Pinilit kong haltakin ang aking kamay, subalit masyadong mahigpit ang pagkakakapit sa aking bisig at hindi ko itong makalas-kalas. Nang magsalita ako, "Tumakas ka na, Elena! Tumakas ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Madadamay ka!" Sambit ko. At pagkatapos nun ay tila nagkaroon ng kakaibang liwanag mula sa Elenang kumapit sa akin. At unti-unti ay nakaramdam ako ng kakaibang init na para akong napapasok sa kanyang hawak. At dahil dun ay napasigaw na ako. Pinilit kong haltakin pa ng isa kong kamay ang kamay ko na nakapitan. Subalit masyadong malakas talaga ang pagkakakapit sa akin. At unti-unti ay parang nakakakita ako ng kakaibang liwanag mula sa Elena na yun. At ilang sandali pa ay parang nahahatak na ako ng Elena na yun. Dahil unti-unting kumakalat ang liwanag na nagmumula sa kanya. At gumagapang na ito sa aking kamay. Patungo sa aking bisig. Paakyat sa aking siko. At mukhang hinihila na ako paunti-unti. Nung mga sandaling yun ay nag-uumalpas na ako. Buong lakas ko na ang ibinubuhos ko. Subalit tila wala na akong kawala sa liwanag na yun na nagmumula sa naunang dumating na Elena. Nang biglang may magsalita sa akin likuran. "Kumapit ka sa akin, Ompong. Hilahin mo ang kamay ko." Pagkatingin ko, ay yung bagong dating na Elena yun ang bumubulong. At siya ang nag-abot ng kanyang kamay. Dahil dun ay napakapit muli ako sa kamay ng Elena na yun. At buong lakas niyang hinahatak ang aking kamay. At kahit papano, ay napigilan niya ito ang pagkalat ng liwanag pagkat sa aking balikat. Subalit hindi pa rin ako nakakabitaw mula sa pagkakakapit ng isang Elena na yun. Nang maya-maya pa, ay napasigaw na yung bagong dating na Elena. At isinigaw ni Elena ang aking pangalan. Dahil doon ay maging si Damian ay tumakbo sa tabi ni Elena upang haltakin ako mula sa may wagang babae na yun. At maging si Buing ay tumulong na rin upang haltakin ako. At sabay-sabay silang nagsisigawan. Buong pwersa na. Maging sila lolo at sina nanay ay tumulong na rin. Subalit tila hindi pa rin ako makabitaw sa pagkakahawak na yun. Ramdam na ramdam ko pa rin ang init na parang napapaso na ang kaibotura ng aking laman. Hindi pa rin ako mabitaw-bitawan nung mahiwagang babae na yun na kamukha ni Elena. At dahan-dahan ay muling kumalat na naman ang liwanag na yun pakyat sa aking balikat. At unti-unti na itong lumalapit patungo sa aking leg. Nang sa isang iglap ay biglang lumipad si Bulik patungo sa akin.
at dumapo ito sa aking tabi. At kasabay nun, ay biglang tumilaok. Pagkatilaok ni Bulik, ay kusang bumitaw ang mahiwagang babae na yun nakamukha ni Elena. Bumitaw ito sa akin at napatingin ito kay Bulik. Dahil doon ay nahila ko ang aking kamay mula sa mahigpit na pagkakahawak na yun. Ilang sandali pa ay bahagyang ngumiti ang mahiwagang nilalang na yun. Na nung mga sandaling yun ay kamukhang kamukha pa rin ni Elena. Kasunod nun ay tangkang aabutin ng mahiwagang nilalang na yun si Bulik. At dahil dun ay bigla kong inabot ng isa ko pang kamay si Bulik at agad kong idinikit sa akin. Sa kabila ng sakit ng aking bisig ay tiniis ko yun upang mahablot si Bulik. At saka pa lamang ako muling napasigaw at hindi na ako magkandamayaw sa tindi ng init at habdi na aking naramdaman mula sa pagkakakapit ng babae na yun kanina. Nang maya-maya pa ay nagsalita ang mahiwagang babae na yun na kamukha pa rin ni Elena. Napakagandang panabong. Napakaganda, Ompong. At ngumiti ito nang napakatipid. At maya-maya pa ay bahagya itong umatras. At bigla na lamang naglaho na parang tumagos lamang sa aming dingding. At nawala na lamang na parang isang bula. Gulat na gulat kaming lahat. Dahil kung ano-ano ng kababalagan ang nasaksiyan ko. Subalit nagulat pa rin ako sa mga nasaksiyan namin nung mga sandaling to. At tila hindi maarok ng aking kaisipan. Kung ano ba talaga ang nangyayari? Halos lahat kami ay natulala sa mga pangyayari. Halos walang makapagsalita. Walang makapagpaliwanag ng kababalagang nangyari. Hindi ko rin malaman kung ano nga ba talaga ang kaganapang yun. Hindi ko maipaliwanag. At dun ko pa lamang napagtanto na hanggang sa mga sandaling yun ay hawak-hawak ko pa rin ang kamay ni Elena, yung bagong dating na Elena. Nang mapansin ni Elena yun ay agad niya itong binawi ang kanyang kamay. Kasunod nun ay lumapit na sa amin si Lolo at alalang-alala sa mga kaganapan. Ayos lang ba kayo mga apo? Ayos lang ba kayo? Wala bang nasaktang matindi? Tanong sa amin ni Lolo. Napatango na lang mga ko bilang tugon sa katanungan ni Lolo. At maging sila Damian at si Elena ay tumango na rin. Maging si Buying. Maya-maya pa'y lumapit na rin sa amin sina nanay at si Lola. At nag-iiyakan ng mga ito. Salamat! Maraming salamat sa Diyos Ama! At ligtas kayo, mga apo! Sambit pa ni Lola. Nang magsalitang muli si Lolo,
dahil hindi na ito nakapagpigil pa. At muling inilahad ang mga bagay na inililihim namin patungkol sa mga pangyayari nung bata pa lamang ako. Doon pa lamang din nalaman ni Buying ang mga bagay na ito. At lalo na, si Elena. Buong detalyeng inilahad ni Lolo ang mga pangyayari na yun. Ang mga bagay na hindi ko maibunyag kina Elena ay si Lolo na mismo ang naglahad. Alam niyo ba, mga iyo at iha, na noong unang beses na kamunti kang kuhain si Ompong mula sa amin, ay nag-alay kami ng isang panabong. Panabong na kagayang kagaya ni Bulik. Paglalahad pa ni Lolo. Ano kaya? At ialay din natin si Bulik. Mungkahi pa ni Lola na bahagyang sinang-ayuna naman ni Nanay. Ako naman ay nananatiling tikom lamang ang aking bibig. Subalit kung ako ang masusunod, ay ayaw kong mangyari yun kay Bulik. Kaya nga lamang, ay ano nga aming gagawin? Ayoko ding umabot sa puntong kinakailangang mamili ako sa pagitan ni Elena at ni Bulik, sapagkat napakasakit nun sa akin. Kaya nga lamang ay wala akong masyadong mapagpipilian. Nang magsalitang muli si Lolo, Kung iyon ang makakapagpalubag ng kalooban ng engkanto, bakit hindi natin subukan? Subalit, kailangan natin ng magsasagawa ng ritual. Sambit muli ni Lolo. Ngunit, kinakailangan din itong magawa sa lalong madaling panahon. Hindi natin alam na baka ilang sandali lamang ay muling magbalik ang engkanto. Dagdag pa ni Lolo. Dahil dun ay agad kong naisip si Mang Andres. Kaya nga lamang, nung huling mapuntahan namin si Mang Andres, ay hindi na nito kinaya ang kapangyarihan ng engkanto. At hindi niya kami natulungan. Kung kaya't naisip ko na, bahala na. Basta't maghahanap ako ng paraan. Dahil doon ay bigla akong hinawakan muli ang kamay ni Elena. Nabigla ito at wala nang nagawa pa. At kasunod nun ay hinila ko si Elena patungo palabas ng bahay. At sa isang kamay ko naman ay hawak-hawak ko si Bulik. Tara na! Sambit ko. Si Elena ay agad din namang tumayo. Noong unang pagkahila ko pa lamang sa kanyang kamay, pagkakita nun ay biglang sumigaw din si Damian. Susama ako, Ompong! Sigaw pa ni Damian. Ako din, kuya! Susama ako! Sigaw din ni Buying. At dahil dun ay nagpanakbuhan kami palabas ng kubo,
at halos umuga-uga ang kubo na yun ni Lolo habang papalabas kami. At habang papalabas kami, ay naririnig ko ang pag-uusap ng dalawang tao sa labas. Nasa boses pa lamang, ay walang duda na si Mang Tonyo ito at Manong Taling. Nako! Manong Taling! Mukhang umuuga-uga na ang bahay nila, Umpong! Tanong pa ng boses na kagayang kagaya kay Mang Tonyo. Yun na nga bang sinasabi ko. Yan ang kanina ko pa sinasabi sa inyo, Mang Tonyo. Yan talaga ang sinasabi ko. Ay, kaya nga. Kaya nga inihatid ko dito yung anak ko na yan na si Elena. Eh, hindi ko talaga mapipigilan yan. Kakaiba yan kung magalit. Sambit pa ni Manong Taling. Alam mo ba, Mang Tonyo? Mukha lamang mahinhin niyang anak ko na yan. Ngunit kapag yan ay nagalit, ay nako, nanununtok yan. Ganyan magalit yan. Kaya iwan ko na lang dyan kay Umpong kung anong mangyayari sa kanya. Sambit pa ng kausap na ito. Nakaboses naman ni Manong Taling. Ah, ganun ba, Manong Taling? Eh, matindi pala magalit si Elena. Tugon pa ng boses na sigurado ko na galingin kay Mang Tonyo. Oo naman, yung nagawa na yun ni Umpong, kung ako'y mapapalampas ko yun. Ngunit hindi ko lang alam saan ako kay Elena. At alam kong hindi yun papayag nang basta ganun-ganun na lamang. Sambit pa ni Manong Taling. Kami naman ay patuloy pa sa pagtakbo papalabasan ng bakuran. At nang paparating na kami malapit sa nag-uusap na dalawang matanda, ay tumatakbo kami habang magkahawak kamay ni Elena. Bit-bit ko din si Bulik, kasunod si Damian, at sumusunod din si Buying. Pagkadaan namin sa tapat nila, Mang Tonyo, ay biglang napabulala si Mang Tonyo. Teka! Parang si Umpong yun ah! At si Elena! Eh bakit magkahawak kamay? Tanong pa ni Mang Tonyo. Uy, yun din ang alam ko eh. Teka, eh baka namamalik mata tayo. Teka, sila nga bang talaga yun? Tanong pa ni Manong Taling. Kami naman ay kumakaripas pa ng takbo at agad dumiretso sa nakataling karitela. Sunod-sunod kaming sumampas sa karitela habang inaalalayan ko si Elena. Si Buying ay sasampa din sana. Subalit agad ko na itong sinabihan. Buying, pagpaumanin mo. Ngunit hindi ka muna maaaring sumama. Walang kasama dyan sina Lolo at sina Nanay. Mas maiging maiwan ka muna para may kasama sila. Sambit ko. At naunawaan naman ni Buying ang aking paliwanag. Kung kaya't kami na lamang ang tumulak. Ngunit habang papaalis ang karitela, eh biglang nagtanong si Elena. Umpong, saan ba tayo pupunta? Tanong ni Elena. Eh di magtatanan! Magtatanan na kayo, Elena! Sagot pa ni Damian. Dahil doon ay biglang hinampas ako ni Elena sa aking balikat at agad na pasimangot. Hindi, Elena. Huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya ni Damian. Sambit ko. Maya-maya pa ay parang may bumulong sa akin at muling may pinaalala.
Damian, ano nga ba yung pinag-uusapan natin kanina? Yung bago tayo magtungo dito sa ating baryo? Tanong ko. Ano nga ba yung lobong? Inimatay kasi ko kanini. Kaya nakakalimutan ko na. Hindi ko na maalala eh. Sagot naman ni Damian. Kung kaya't muli kong hinalukay sa aking isipan kung ano ang pinag-usapan namin niyon. At sa aking pagkakaalala, ang napagplanuhan namin ni Damian kanina ay magtutungo kami sa kabilang baryo kung saan naroroon ang bahay ni Tandang Hiner. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat mo ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po, maraming maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po, napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay, magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang iban po, ang ilan po dyan ay ako po ang may akda. Shoutout ko lang po si Chloe at si Steve Flores. Teban, shoutout sa inyo dyan. Shoutout din po sa Fernandez family dyan po sa may Kamputaw, Cebu City. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Rufino Jr. Fernandez. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm from Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jerry Montañez from Panabo City. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annie Villoria dyan. Shoutout po sa inyo. From Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Nardong Candado. Shoutout po. Shoutout din po sa Iglesia Watawat ng Lahi, Malbarosa Faction. Shoutout din po kay Mercy Cepeda. Shoutout po. Kay Efren Boragay, shoutout po. Kay Joel Boragay and family, shoutout po. Kay Nori Boragay, shoutout po. Kay Angelo Samuya and family, shoutout sa iyo. Kay Sir Eli, shoutout po. Kay Delia Patricio, shoutout sa iyo. Kay Oket Patricio, shoutout po. Shoutout din po kay Marlon Perez. Kay Marlin Perez Nite, shoutout po. And family, shoutout sa inyo. Kay Engineer George Perez, shoutout po. At sa family po ni Engineer George Perez, shoutout po. Kay Toto Perez, shoutout po. Kay Letlet Perez, shoutout po. Kay Jing Perez, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Leonora Asis. Shoutout po at salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Vanji Sumang, kay Boss Jojo Sumang, kay Boss Vanjo Somani ng Bertese, Quezon, Nueva Ecija. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss VJ Florent.
Shoutout din po sa may Tabagan family dyan po sa may Cagayan Valley. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosalyn Bertolano dyan po sa may Antique. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Jerry Montañez mula po dyan sa may Panabo City. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Boss Blas Samuya. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Augusto Villan. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Mili po kasi mga panabong, pwede po kayong pumunta dyan po sa King Solomon Game Farm. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Pus Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Pus Lia Estoke, shoutout. Pus Edison Velasco, shoutout. Pus Rodney TV, may time po kayo, bisita na po siya po ni Pus Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed, uy, shoutout po. Boss Dimpos Yuni, boss, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoisky, shoutout sa'yo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Mads, shoutout po. Boss Lord Olaiva, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron. And Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Rinaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel. May time po kayo, bisita na po sa channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, boss. May time po kayo, bisita naman sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, boss. Pambless na Baja, shoutout po. Ma'am Christy Harm, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asila, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Eriza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M-Slack, shoutout. Miss J-Bell, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Mauna, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kasi halapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po, kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kasi ang bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss Jay Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa'yo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa'yo dyan. Sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manila at Horror Stories, may time po kayo, bisita lang po sa channel niya.
Boss Nico, shoutout sa'yo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa'yo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Reynal Zakati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po din yung ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat po.